Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, bali sa video ng ito guys is gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung diskarte ko sa paggawa ng ceiling. Ayan, yung pagkikisame gamit yung metal faring. Ayan, ito yung mga kakailanganin naman ating mga materyales. Ito yung mga kakailanganin guys pag nagkisame gagamit yung metal faring, konti lang naman. Ayan, ito yung tinatawag nila na wall angle. Ayan, ito yung tinatawag nila na wall angle. Ayan, bale ang nito guys, kapal nito is 0.5, tapos yung haba nya, ayan, yung length nya is 3 meters. Ayan, 3 meters. So ito yung wall angle. Ayan, ito sinishare ko lang to para sa mga baguhan. Ayan, kung veterano ka na is magganap ka na lang ng ibang video na nababagay sa interest mo. Ayan, so ito yung wall angle. Tapos ito naman yung tinatawag na metal faring o di kaya yung double faring. Ayan, 0.5 din to guys yung kapal. Yung available dito may 0.4 saka may 0.5. Ganon din dito sa may wall angle. Ayan, ito yung tinatawag na metal faring. Ayan, o di kaya yung double faring. Ang haba naman nito guys is 5 meters. Ayan, 5 meters yung haba nyan. Okay, tapos yung isa guys, dito naman tayo sa dito, ito naman yung tinatawag na carrying channel. Ayan, carrying channel. Bale yung available dito guys is may dito sa amin is may 0.5, tapos 0.4, 0.5, tapos may 0.7. ayan, ito yung tinatawag na carrying channel. Ang haba nito guys is pareho lang sila ng metal faring, 5 meters. Ayan, dito sa amin. Pero dito sa wall angle, 3 meters lang to. Okay? Tapos, ito naman yung tinatawag na W-clip guys. Ayan, W-clip. Bali mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit nito. Ayan, W-clip. Ayan, parang kamay, di ba? Inulit ko, ito ay ginawa ko lang itong video para sa mga baguhan. Saka hindi ko ginawa to para sa mga veterano, sa mga veteranong diyan, karpintero, yan, shout out sa inyo. Tapos ito guys, ayan, blind rivet. Ang ginagamit ko sa akin is dalawang klase, dalawang size. Ayan, ito is yung isa 5.32 by 1/2. Ayan, tapos yung isa is 5.32 by 3/4. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung saan ko gagamitin itong dalawang to. Ayan, hindi kasi ako gumagamit ng yung 1/8 yung kapal. Ayan, kasi na-try na namin minsan, ayun, bumibigay. Kaya mas maganda yung para sa akin yung sa akin lang is 5.32 by 1/2 yung isa, tapos yung isa naman is 5.32 by 3/4. Gaya ng sinabi ko sa inyo, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga, saan ko gagamitin itong mga to. Kaya kung ikaw ay baguhan at gusto mong matuto, gusto mong malaman kung paano yung pamamaraan ko, yan, tumutok ka lang hanggang sa dulo. Ayan, tapos ito naman yung mga karaniwang tools na ginagamit sa pagkikisame. Ayan, tingnan nyo na lang, hindi ko na lang iisa-isain. Ayan, pero kung kaya ganito yung ko guys, kasi may para sa bakal, kumbaga sa pagbubutas ng paring. Tapos meron din tayo dito sa pang semento na drill. Ang size nyan is 5.32 din, pero yung ito is 3.16. okay, tapos ito is backup natin na barena. Ayan, pero kung wala naman guys, kahit isang barena lang, okay lang, tiis na lang ng palit-palit ng blade. Ayan, pero pag kaya namang bumili o di kaya pag-ipunan, is pag-ipunan na lang para pag may project, mas mabilis yung trabaho, di ba? Oh, so yan yung mga karaniwang gagamitin nating tools. Tapos ito yung level hose na yan. Bale, ito yung lalagyan natin ng guys, ng ceiling. Ayan, bale, nakapaglagay na kami ng wall angle. Ayan, yung unang nilagay namin is wall angle. Tapos ang height nyan mula dun sa linagay namin na wall angle hanggang sa flooring is 270 cm. Ganito ko siya sinukat guys. Bale, dun sa dulo naglagay ako ng, kinuha ako yung sukat na 270. Kung nakuha ko na yung 270, mula dun sumukat ako ng 120. Ayan, kung pansin nyo guys, dito may markings dito, ayan, may guhit dito, yung 120 yan. Tapos dito kami nag-level sa baba. Yan, nag-level kami. Tapos umangat na lang ako ng 120 yan hanggang doon para makuha ko yung tamang level niyan. Yan.
Bale, dito sa taas, guys, ganito lang yung itsura niyan. Ayan. Kumbaga yung 120 na sinabi ko kanina na pinag-umangat kami ng 120, ayan. Pinitikan na namin yan gamit yung chalk line para alam ko yung pagkatuwid. Kumbaga may pitik yan. Pinitikan ko yan. Tapos, yung ginamit ko dito, guys, ayan. Binarenahan ko muna yan kanina sa baba. Tensya na, hindi ko na nakuha ng biyok kasi masyadong haba. Binarenahan ko muna yan sa baba ng yung 532 na drill bit na pang metal. Binutasan ko muna yan. Mga distansya niyan, guys, sa akin, ang ginawa ko is around 12 inches lang yung distance niyan, yung mga butas na yan. Tapos, pagkabutas ko ng pang metal na yan na 532 na drill bit. Ngayon, ang ginawa ko, nung hinapat namin dito, sinukat namin, tapos paglapat, syempre may butas na yan, gagamitin mo na lang yung masonry drill bit o yung pang semento. Kumbaga may guide ka na kasi dati nang may butas, di ba? Ayun, tapos ang ginamit ko dito kasi rivet yung ginamit ko dito is yung 3/4 yung haba. Di ba sabi ko sa inyo kanina, dalawa yung 1/2 yung isa, 532 by 1/2, tapos yung 3/4. So yan yun. Ayan, hindi ako gumagamit, although yung iba, guys, gumagamit ng concrete nail. Ako, yan ang ginagamit ko, blind rivet. Yan, kasi may kanya-kanya naman tayong diskarte. Gusto ko lang i-share yung sa akin. So ayan, napalibutan na namin ng tawag dito, full angle. Ngayon, hindi pa ako nag-i-eskwala, guys. Hindi pa ako nag-i-eskwala. Ang ginawa ko, guys, is mula dito sa pader, sumukat ako ng 1 foot o di kaya 12 inches. Ayan, 12 inches yung kinuha kong sukat dyan. Ayan, mula sa pader, diretso na yan, 12 inches. Tapos, 12 inches ulit. Pero pag, guys, nagpundo ako dito ng linagay ko yung metra dyan, tapos sinatak ko diretso pa ganun. Hindi yung sukat ka ng 12 inches, tapos mamaya 12 inches ulit, o di kaya 1 foot. May nagkakaroon yan ng guys, ng konting diferensya. Maganda, itutok mo na lang yung metro mo dun. Tutok, tapos guhit ka na lang, 1 foot, 2 feet, 3 feet, ganun, diretso pa ganun. Para maiwasan natin yung kasi pag linilipat-lipat mo yung metro, kumbaga, sumukat ka dito, hanggang dito, ng 1 foot, tapos lagay mo ulit dito yung dulo na metro mo, kuha ka ulit ng 1 foot, nagkakaroon yan ng diferensya, guys. Kaya mas maganda, tip ko sa inyo, mas magandang itutok dun. Diretso. Ayan, so, sabi ko nga sa inyo kanina, 12 inches yung kinuha ko. Ayan, kasi yung plywood is 48 inches yun. Kumbaga, 12, 24, 36, tapos 48. Tama? O, di ba? Tapos, ganun din dito sa kabila. Ganun din, guys, yung ginawa ko. Ayaw mag-pause, ayun. 12 inches din. Tapos, diretso na yun. Ayan. Bale, nilagay na namin yung wall angle. Ngayon, linagyan ko na ng Bale, siyam kasi yung may lalagay dito. So, naglagay ako ng listahan na para isahan na lang yung pag-cut. Bale, siyam yung may lalagay. So, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9. Tapos, may numbers din yung kasi may konting diferensya yung walling. Hindi pare-pareho yung haba ng ilalagay natin. So, balikan ko kayo mamaya, guys. Ayan, bale, dito sa labas, guys. Ito na, nagpuputol na yung mga kasamahan ko. Ayan, pinuputol na niya yung metal faring. Tapos dito, ito yung listahan na sinasabi ko sa inyo. Tapos nandun, syempre lagyan din natin yung tanda yung mga naputol para hindi tayo mawala kung saan natin ilalagay. Gaya na sinabi ko sa inyo is hindi pare-pareho yung haba niyan. So ayan, yan na yung metal faring. Bali, pinuputol na. Fast forward tayo, guys. Ayan, nanikabit na namin yung mga metal faring. Ayan. Yung sabi ko nga sa inyo, 12 inches yung niyan. Puro center yan, naka-center. Aksya din natin, guys, para lalo nyo makita. Ayan. Yun. Naka-center yan. Tapos dito sa may guys, di ba may dalawang kanal? Ayan, yung kanal. Doon nakatapat yung rivet. Ayan. Saglit lang. Ayan. Diyan nakatapat yung rivet, guys, dalawa. Bale, yung ginamit ko dito, guys, na bala naman is yung 1/2 inch. Ayan. 532 by 1/2. Yun. Magkaiba lang yung kulay. Okay lang yan. Hindi naman niya makikita. Ayan. Yun. Bale, naka-center yan, guys. Tapos, ganun lang yung 12 inches mula doon papunta rito. 12 inches. Yung mga pagitan yan, 12 inches. Tapos, eto na yung magiging siroho. Konti na lang. Di ba? So, yan. Linagyan ko rin. Bale, ganyan lang siya kasimple, guys. Paglalagay ng metal faring. Inuulit ko, itong video na to is para lang sa mga baguhan. Yan. May kanya-kanya tayong mga diskarte, yung mga veterano dyan. Tapos yung ginawa ko dito, guys, is nakapatong na lang yung Ayan, nakapatong na lang yung ito, metal faring. Nakapatong na lang dito sa may wall angle. Ayan. Tapos mamaya, ang ginawa namin is maglalagay na kami ng carrying channel. Yung carrying channel naman, papakita ko sa inyo mamaya. Bale, yung distance ng kinuha ko is na lang, guys. Tawag dito, 80.
Mula doon sa pader, sumukat ako ng 80. Kasi yung kabuuang lapad naman nitong ano nitong kwarto na to, yan is ano lang 240. 240 cm. So 80 80 160 240. So bali yung clearance yan is 80 cm yan. Okay lang naman yon. Around 80 to 90 cm yung para sa akin yung distansya ng carrying channel. Okay lang para sa akin. Ayan. Ganun ako gumawa. Ito na yung ano guys, yung carrying channel, bali sinukat na, sinusukat na, dalawa lang naman yung ilalagay. Ayan, bali puputulin na lang yan. Tapos ikakabit. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung proseso niyan, yung pagkakabit. Lalo mo dito, ha, dito mo. Ako na nagara. Alam mata ka po, ano ta nabas. Ito na man minute, bigo. At kami na kailangan kapay-bay ko pinali. Pampay na mga pala. Pampay. Ay, butok mo talaga kami. Sorry, makikip sila. May edit ko nga tayo. Sabala. Di ba, tira niya? Basta naman hindi ko mag-loaded. Ayan, bali na ilagay na namin yung carrying channel guys. Ayan yung carrying channel, itong nasa ibabaw na ito. Ito. Bali yung discarte dyan sa paglalagay guys. Sabi ko nga sa inyo kanina is kumuha ko ng 80 cm. Mula doon, papunta rito 80 cm. Tapos, dito sa may bandang ilalim guys, naglagay ako ng temporary na ano kanina, na ito faring, para kasi yung ano kasi guys, yung kapal nito, yung kapal nito guys, ito yung kapal nito, dapat itong carrying channel is yun din yung iaangat nya. Kumbaga kung ano yung kapal nito, ito yun yung iaangat naman ng mula dito, yeah, mula dito papunta ron, dapat kung ano yung kapal ng faring, yun din yung awang nito. Kaya mas ito, yung tinaas na ito, tong carrying channel na yan. Tapos nakapaglagay na rin kami ng ano, ng tawag dito, W-clip, ayan. Bale, doble yung linagay ko guys, kabilaan. Yan, tapos bandang kabila, ayan. Tapos linagyan ko ng isang rivet. Mamaya guys, papakita ko na lang sa inyo mamaya sa baba kung paano kinakabit yung ano, W-clip na yan. So ayan, tapos naglagay kami ng tansi. Ayan, kung pansin nyo guys, tansi. Mula dito, nag-rivet ako, temporary muna, tapos mula sa wall angle, bumaba ako ng half inch. Ganon din dun sa kabila. Dalawang purpose nyan guys, para makuha mo yung pagkatuwid na ito, itong carrying channel. At mamaya, gawa ng bumaba tayo ng half inch dun, tapos half inch din dun sa kabila. Mamaya, pag naglagay tayo ng hanger, susukatin natin to. Mula sa tansi, dapat yung magiging distance din yan is half centimeter. So, ganun lang siya kasimple guys. So, ayan na siya guys. Bale, nakapaglagay na kami ng yung hanger. Ayan. Bale, yung ginamit namin ano guys, na ginamit naming hanger is yung carrying channel. Ayan, carrying channel. Tapos ganito yung pagkakalagay. Bale, pinako ko dun sa taas, may parlina. Tapos ayan siya. Ayan. Tapos naglagay ako ng rivet na isa, tapos ginundingan ko dito sa may bandang ilalim. Ayan, kung makikita nyo yung nagunting, inuntingan ko yan. Tapos, saka ko, finold ulit dito sa kabila. Bale, naka-fold yan guys, ayan. Ayan, naka-fold yan, tapos may riveting, dalawa para malakas. Ayan, pero bago namin yan hinangir guys, sumukat kami dito ng ano, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung clearance nun, mula sa wall angle is half inch yung tansi. So, ngayon, bago namin siya i-rivet dito kanina, bago namin i-fix, sumukat kami ng half inch mula dito. Dapat half inch din yung pagitan yan. So, ganyan. Tapos dito sa kabila is ganun din. Ayan, bale, naka-rivet sa taas, dalawa, tapos ito. Ayun, bale, yung carrying channel, lumapat muna dito sa kapwa niya carrying channel. Naglagay ako ng rivet, tapos ginuntingan ko dito sa may bandang ilalim. Ginuntingan ko yan para may fold ko pabalik. Pabalik dito sa may bandang taas. Ayan, para malakas. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan, yung distance naman, distance nito. Ang ilalagay kong distansya nito is lalagyan ko na lang ng
Tatlo, depende kasi yan sa area ng lalagyan nyo, guys. Lalagyan nyo na ano, kumbaga yung gagawin nyo ng ceiling. So ito, sa kaso na ito, is pwede na yung tatlo, ayan. Ganun pa rin, guys, maximum of 90 pag ako 90 centimeter, ayan. So bali, sa kaso na ito, is divided by 3 na lang yung area. Kaya naman, malapit naman, mas malapit pa nga sa 80 centimeter. So ganun lang siya, guys, ang paglalagay ng hanger. So okay na tayo sa hanger. Mamaya babalikan ko kayo mamaya sa paglalagay na ng ano, ng plywood. Yan, yung diskarte naman sa paglalagay ng plywood, kasi plywood yung ilalagay natin dito. Sample natin dito sa baba, guys, kung paano namin yan ginawa sa taas, di ba? Para mas lalo nyong ma-visualize, makita. Ito yung wall angle. Ito, kumbaga yan is nakakabit na dun sa may walling. Ngayon, itong metal faring is pumatong lang siya ganyan, guys. Ayan, nakapatong lang siya sa may wall angle. So yun, kumbaga ganyan, tapos dito sa kabila ganyan, diba? Tapos dito sa may bandang kanal niya, sabi nga ko sa inyo, dito, tapat nito sa kanyan, doon tayo magri-rivet sa ilalim. Babarenahan natin yan para hindi siya bumukol yung ano ng rivet, ulo ng rivet, ganyan. Tapos kung paano naman linalagay yung ano, guys, kumbaga ganito, sa taas, sample lang to, guys, ha. Yung carrying channel saka yung W-clip, kumbaga ito nakarivet na yung mga yan. Ngayon ganito, ilalapat mo ngayon yung carrying channel na ganyan. Ayan. Tapos yung pagsusot ng W-clip, guys, is ganun pa, patagilid muna. Tatagilid mo muna siyang ganyan para may pasok mo, kasi may ano yan, guys, dito. Ayan. Ayan, may hook. Tapos yung ano natin, metal faring natin is may ano yan, ano tawag dito, ayan. Kumbaga naka ano yan paloob, kabilaan. So diyan tatama yung ano, yung hook nito. So ang pag nandiyan na yung carrying channel mo, dito ka muna maglalagay ganyan. Yung lapat dito sa may bandang likod niya. Ayan, ganyan. Tagilid muna, tapos lagay. Tagilid, tapos lagay. Pag nilagay mo nang ganyan, guys. Ayan. Ngayon, itong mga kamay niya, galamay niya, igagano mo lang siya, guys. Iipitin mo lang siyang ganyan. Ayan. Kumbaga, ipakita natin. Ganyan, guys. Bale, ganyan yung magiging itsura niya. Pero ito, kailangan mo siyang higpitan ng plies. Sa akin, yung diskarte ko, guys, sinigpitan ko pang ganyan. Para mas lalo siyang tawag dito, kumapit, di ba? Sabit lang, guys. So ganyan yung magiging itsura niya. Kumbaga kapit na kapit. Pero ayan, guys, natutumba pa rin yan, natutumba. So kailangan natin siyang lagyan ng dalawa. Dito naman sa kabila, tapat niya, lalagyan din natin ng ano tawag dito, W-clip. Ayan. So lalagyan din natin siyang ganyan, para malakas, saka pa rin dito tumba-tumba yung ano, yung tatagilid, kasi minsan tumatagilid yung ano na yan, metal paring pagka ay itong carrying channel. Pero pag ganyan, guys, doble, malakas siya, malakas, di ba? Tapos ang ginagawa ko dito sa may banda rito sa likod dito, kailangan mong barenahan yan, tapos lalagyan mo pa rin ng rivet, blind rivet yun, para malakas talaga. So ganyan siya, guys, okay na, di ba? So, ganun lang kasimple maglalagay ng ano, guys, ng W-clip. Oh, so pag ano yan, guys, parang ganyan yung magiging itsura niya sa taas. Okay? Ito na yung kinalabasan ng ano, guys. Linagyan natin ng kisame. Yan, yung maliit na kwarto. Ayan. Sensya na, guys, hindi ko nakunan yung ano, yung pag ano namin ng plywood. Ayan. Maybe sa susunod na lang na video, kasi na-video ko siya, pero hindi ko alam kung ano nangyari, ba't nawala. Sorry ulit. Ayan, pero ganyan lang kasimple, guys, pagka ano mo na ng paglalagay ng plywood. At least nakakuha man lang kayo ng idea kung paano kinakabit yung ano, yung metal faring, yung mga pagkakasunod-sunod. Siyensya na, hindi ko nakukuha na ng video kasi krabador din lang naman tayo. Yan, hope na naiintindihan nyo at sana nakakuha kayo ng idea kahit konti man lang. Ayan, bali, explain ko na lang sa inyo mamaya sa ano, guys, sa baba kung paano ano, paano yung diskarte naman sa paglalagay ng tawag dito, pagbabarena at saka pagri-rivet ng ano, ng blind rivet dun sa may plywood papunta dun sa may metal faring. Bale, yung ginamit ko palang blind rivet dyan, guys, is yung 532 by 3/4. Yan, para mas malaki yung kumapit dyan sa may plywood papunta dun sa may metal faring. Yung pagri-rivet naman na ng ano, guys, ng plywood dito sa may dito, metal faring, ganito lang yung diskarte doon para lubog yung ulo ng ano,
ng ito, blind rivet natin. Bali, yung unang gagawin natin is magbubutas tayo dito. Butasan natin tong metal faring na to. Ayan. Butas lang tayo, guys. Ayan, okay na siguro yung lima. Tapos ang gagawin natin is anuhan natin yan ng ng blind rivet. Ayan. Saglit lang, guys. So ito, anuhan lang natin siya ng blind rivet. Papakainan lang natin siya ganyan. Ayan. Siguro okay na yung ano, guys. Kasi sample lang naman to, di ba? Ayan. Okay na yung tatlo. Ngayon, ang susunod na gagawin natin is anuhin natin to. Tatanggalin rin natin yung rivet na yan gamit yung barena. Kumbaga yung ulo lang, yung ulo ng ano, kukunin natin. Ayan, sa dalawa. So yung kinalabasan, guys, yung mga ulo ng ano, kung napapansin nyo, is nandito na sa may drill bit. Ayan, nasa blade na siya, di ba? Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, para lumubog yung ulo ng ano, ng eto, blind rivet. Ganito yung ginagawa ko, kumbaga sample to is metal faring, di ba? Eto yung metal faring. Kung may kakabit natin yan sa kisame. Ngayon, bubutasan natin to, di ba? Ngayon, ang gagawin natin is yung ulo ng ano, ng blind rivet natin, tatantiyahin natin na lulubog yung isa. Dito. Dito sa may plywood. Ayan, bale, ito na yung butas, guys. Kumbaga, yung ulo ng blind rivet is nakauka na kasi dito eh. Medyo lubog. Linubog ko yung nung binarenahan natin is tinantya natin lumubog yung isang ulo ng blind rivet para pag inano natin, rinivet natin ganyan, hindi kita yung ulo. Ayan, kumbaga naka ano yan, guys. Naka hindi mo siya makikita, hindi siya nakalutang, di ba? Hindi siya bubukol. So ngayon, testing natin para lalo nyo makita. Ayan, sample lang natin to. Halimbawa, nasa kisame tayo, ganyan. Testing natin, guys, kung okay nga. Ayan. Pasok natin to. Tapos, rivet natin. So, ayan. Ayan na siya, guys. Nirivet ko na. Kumbaga yan, guys, pag tinignan mo pa tagilid, hindi mo makikita, di ba? Ayun. So guys, nakikita nyo yung ayun, no? Yung blind rivet na yan, nakatago. Ayan. Okay din lang yan naman na ano, guys, this pamamaraan kasi hindi naman masyadong lubog eh. Kumbaga yung ulo lang naman ng itong blind rivet na to. Konti lang naman yung lumubog, guys. Ayan. Kung sakali man namang hindi mo siya natantya, guys, medyo lutang yung ano, yung tawag dito, ulo ng blind rivet, ang gawin mo lang is pwede mo siyang anuhan, i-grind. Grinderin mo na lang, konti lang naman yung matatanggal dyan. Pero sa kaso nito is hindi na kailangan. Kasi naka ano na yan, guys, nakalubog na yan. Bale, ayan yung ano, guys, sa blind rivet. Tingnan natin. Sana mag-focus yung camera. Tingnan natin, papakita ko lang sa inyo na sadyang lumubog siya. Ayun, guys. Ayan. Hindi siya ano, guys, hindi siya lutang, ayun, oh. Daan-daanin natin para makita nyo. Ayun, kumbaga hindi siya sagabal. Ayan. Magkaiba yung ano, guys, kung diretsa mo lang kasing iriribet, sample natin ulit. Ayan, butasan ko lang. Kumbaga hindi natin siya linubog. Ang mangyayari niyan is naka ano yan, guys. Nakalutang yung pinaka ulo niyan. So ito, testing natin. So ayan. Ito. Yung isa, ito yung una kanina. Lubog, di ba? Tapos yung isa, lutang, nakalutang siya. Sagabal, guys, oh. Di ba? Diba? So, ganun lang yung kasimple yung ano, guys, yung kasimple yung pag ano, tamang diskarte ko. Kumbaga yung diskarte ko sa paglalagay ng blind rivet. So ganyan, nakalubog. Tapos ang gagawin mo lang diyan, guys, bago ka magano, bago mo siya masilyahan, kailangan mo muna ng ano, kailangan mo muna ng lagyan ng metal primer. Yan. Pag ako ganun talaga kasi yung metal primer, kasi sa gitna niyan, guys, yung rivet, yung ito, bakal to. Ito lang yung pinaka aluminum, yung kumbaga ito lang. Ito lang yung aluminum sa kanya. Pero ito, bakal to. Kinakalawang to. So, kailangan, pahiran mo muna ng metal primer bago ka mag-ano. Bago ka mag
masilya. Ayan, kasi nga yung bakal is kinakalawang, di ba? So, yun. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe siyan. Ayan, baka naman, pahit na rin ng notification bell, saka pa-like na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!